So ay mga pre, isang mapagpalang araw sa inyong lahat at welcome back na naman dito sa channel ko. So ay mga pre, ayan, nakikita nyo yung ating mga mollies. So nandito tayo sa breeding area ng ating mga assorted mollies at platinum king mollies. So punta tayo dito sa kabila, ayan. So tingnan nyo, visible na sa camera yung ating mga platinum king mollies. Ayan, pati yung mga mollies natin na ginagrow out. So ayun mga pre, for today's video ay ituturo ko sa inyo yung technique kung paano ako magtanim ng hydrilla na hindi dadami at yayabong ng parang ganito, nakikita nyo. So maglalagay tayo ng hydrilla sa ating rep. So hindi yon para hiding place or para sa breeding. So para lang yan sa grow out at syempre akunting filtration na rin sa ating tubig. So ayun mga pre, tingnan nyo yung mga mollies natin, no? Yan. So, nangangamoy pera na. Alright. So, yun mga pre, samahan nyo ako. So, let's go! So, yun na nga mga pre, bago natin umpisahan yung pagtuturo ko kung paano ko tinatanim yung hydrilla. So, naalala nyo yung last vlog natin na ito. So, gumawa tayo ng DIY na pond na hindi natuloy dahil sabi daw iko-concrete pero naubusan ng budget. So pinalinis ko at shout out na rin pala sa aking pinsan na si Kulot. So ayan, pinakuha ko lahat ng mga hollow blocks dyan at tinago nung mga nakaraang araw. So ito yung video ng paglilinis namin. So wala tayo magagawa kasi medyo may kalakihan rin yung budget sa paggawa niyan. Kaya nag-decide ako na lagyan lang muna ng ref temporary. At isa pa mga pre, talagang tama yung decision ko na hindi muna i-concrete. Kasi tingnan nyo, yung lupa ay medyo talagang bumaba. So dahil maliit na mud pond natin to dati, ayan, tingnan nyo, yung lupa ay hindi pa talaga compact. So kung nag-concrete ako, 100% mga pre, sigurado yan, magka-crack. So gaya nito, nung una ko tong ginawa, yung panda to ay nag-crack din to, pero naayos na rin. So dyan, malamang sa malamang, yan yun ang mangyayari. Wala tayong magagawa. So pagkatapos nito mga pre, ay nilagyan namin ng ref. So tingnan nyo. So ito na mga pre, nilagay ko na dito yung mga ref. So, binalikan ko na lang yan at in-arrange. Tsaka, ayan. So, lima pa lang to mga pre. Meron pa ako doong tatlong ref. Nilalagay ko dyan sa gilid. So, tingnan natin kung ano yung maganda. Kung ano yung posible at pwede nating gawin dito sa maliit na area na to. At least, makakatulong to at dagdag lakas na rin para sa ating mga ginugrow out dito na mollies. So ayan mga pre, back to business tayo. So bago natin simulan, ito pala, nagpapapasok ako ng bagong tubig dito. At ito na yung mga ref tub natin mga pre. Ayan, medyo unti-unti nang nag-green yung tubig. So pwede na to. So lalagyan natin to ng test fish siguro sa susunod na mga araw kung okay ba at stable na yung parameter ng tubig. Kasi nasa siguro nasa 4 days na yung mga to. So pwede natin gawin yung 1 week, 7 days. So pwedeng pwede na yan. So lalagyan natin yan ng test fish sa susunod ng mga araw para naman makita natin kung suitable na ba at para wala tayong casualty mga pre. So gawin natin sure na sure. So yan, punta tayo doon mga pre. So yung mga pre, pagdating ko dito ay marami tayong mga kaganapan na ginawa. So isa na dito yung paglalagay natin ng bagong tubig. So nag-overflow system tayo mga pre. So kung naalala nyo yung last vlog natin, so ito yung tinatawag na overflow system. At syempre ito ay didedrain natin. Siguro nasa 60% yung kukunin natin dito. At lalagyan to ng panibagong tubig, yung fresh water natin. Kasi may order tayo nito na isi-ship next day. So next day. So hindi na tayo magpapakain nito bukas hanggang susunod na araw para ready na siya at condition na i-ship. So mga pre, tara, punta na tayo dito. Ayun mga pre, nahanda ko na yung mga kailangan natin.
So wala tayo dito mga pre bibilhin kahit nising kung duling. So mamumulot lang tayo, basura lang talaga sa paligid, pwede natin itong gawin. So ito, pinulot ko lang dun kanina sa stockpile sa gilid ng kalsada. So shoutout sa may-ari nito, humingi lang po ako ng konti. So pasensya na, hindi na ako nakapagpaalam kasi wala namang tao. So ayun, at itong plastic na to nakita ko lang kanina sa may gilid ng kalsada. Ewan ko pinaglaruan na ito ng mga bata. So ito lang to mga pre yung gagamitin natin. Wala tayong bibilihin na kahit ano. So ito yung ginagamit ko mga pre. Magtatanong kayo kung bakit ba to. So hindi tayo gumagamit ng lupa o buhangin para naman na makontrol natin yung pagtubo at pagdami ng mga hydrilla. Kasi talagang yung purpose natin mga pre ay para pangdagdag lang oxygen at syempre filtration lang sa tubig sa ating mga ref tub. So hindi tayo magpaparami gaya nito na intended for breeding para maging hiding place ng ating mga bagong fry. So ayun mga pre, samahan nyo ako at punta tayo dun sa taas at kukuha. Let's go! So ito na pre yung mga ano natin, yung kapal-kapal na ng hydrilla natin mga pre. Siguro nasa 6 months na ata to na hindi ginagalaw. So minsan lang ako mag-water change dito mga pre, overflow lang nga eh, kahit mga 5 minutes lang. So yung tubig tingnan nyo, napakaganda yung quality ng tubig. Kahit gaano karami yung i-feed ko sa mga isda ko ay hindi nag-iiba yung quality ng tubig at hindi rin bumabaho. So ganun. So napakalaking tulong na sa filtration system ng mga hydrilla na to sa ating pond. So mga pre, kapag kumuha kayo nito, bahala kayo kung mahaba o maiksi, basta makapaglagay lang tayo kahit mga 3 to 5 stem lang, pwede na. Mabilis lang naman to mga pre magparami. So depende sa water parameter ninyo. So ito na mga pre yung nakuha natin. Siguro enough na to para sa ating mga ref tub. Ayan. So may mga ugat-ugat na. So yung ugat na yan ay magiging ganyan din kapag mayroon na tayong mayroon na siyang dahon. So ayan mga pre, umpisan natin yung paggawa. Let's go. So yung mga pre, kailangan lang natin itong plastic. Yan. So yung plastic na to ay pwede nating hatiin sa ganito lang kalaki. Yan. Pwede na yan. Ayan, kung nakikita nyo medyo pahaba siya kasi may purpose kung bakit ginagawa natin pahaba. So ilalagay natin dito yung bato. Ayan. Konti lang. Yan, lagay natin dyan. Tapos kukuha tayo ng hydrilla natin. Mga siguro mga 3 to 5 stem lang. So pagkakasyahin ko na lang. So ito, pwede na to. Dadagdagan na lang natin ng konti. Yan. So puputulin ko rin yan mamaya, yung medyo nag-brown na. So ito, masyadong mahaba. So pwede natin itong putulin at idagdag dyan. So mga pre, sa ganitong paraan ng pagtatanim, hindi to medyo lalaki, yayabong na parang katulad ng sa pond ko. So ayan. So make sure mga pre sa pagtatali ay hindi natin maputol. Kasi pag naputol natin yan at hihiwalay, so may posibilidad na pupunta yan sa mga poop ng ating mga isda doon sa ilalim. So yayabong yan mga pre at dadami. So mahihirapan kayo sa pag-control yan. Pero pag ganyan mga pre, hindi yan yayabong na parang dito katulad sa pond. So ganyan lang yan mga pre, haba lang yan ng konti. At saka yung mga stems niya ay hindi ganun kataba gaya ng nasa pond natin. Kasi yung sa pond natin ay pinalutang na natin, kaya dumami lang. So ito sa experience ko ay nakokontrol. So hindi siya masyadong umahaba kasi nga hindi enough yung oxygen na nakukuha niya sa ilalim. Kaya hindi siya mabilis na dumami kasi yung mga katulad nito ay kailangan din ng oxygen sa itaas kaya lumulutang sila. So ayun mga pre, dalhin na natin dun yung nagawa natin. So dalawa na yung nagawa natin at ilalagay natin dito sa ref. Yan. So ipapakita ko sa inyo. Yan. So tingnan nyo.
So hayaan nyo lang dyan, lagyan nyo lang ng isda at hayaan nyo. So dadami rin yan, pero hindi ganyan kataba yung resulta. So siguro sa susunod ng mga updates ko, i-update ko yan, papakita ko sa inyo yung pinagkaiba ng naka-free lang siya na itatapon mo lang siya sa taas ng tubig kaysa sa nakaganyan. So ito, lalagyan natin, gagawa natin pa yung tatlo na to. So let's go! So ito na nga mga pre, yung tatlo na ginawa pa natin. So ilalagay natin dun. So dito yung isa. Ayan. Grabe yung pag ano niya, smooth. Tsaka nakatayo siya, oh. Ayan. So hayaan natin mga pre ng mga ilang linggo dyan na may isda. So dadami rin yan. Meron namang mga case na namamatay, pero minsan lang yan mga pre. So ayun mga pre, kung napapansin nyo yung mga ugat na nakalaylay papunta sa ating fish pond ng mga damo-damo na to. So yung mga ugat na yan mga pre ay dyan nanganganak yung mga mollies natin. At syempre nagsisilbing filtration system yan ng ating mga ponds na walang aquatic plants. So ito na yung pinaka aquatic plants ko, at ito na yung pinaka hiding place ng mga fry dito. So ayan, pag yumabong yan mga pre, bababa yan sa tubig at magiging filtration ng ating tubig. At the same time, dyan nanganganak yung mga mollies natin, kaya nakakapagpaparami tayo ng mga mollies. So wala na yung ugat mga pre sa labas. So tanging nagsustain sa mga damo-damo na yan ay yung mga ugat lang na nakalaylay na yan. So ay mga pre, tapos na yung mission impossible natin sa breeding area ng ating mga mollies. So ayan, tapos na sila. Ayan, nakapagpakain na tayo dyan. So dito na lang ay magpapakain tayo mga pre. At syempre, i-check natin yung mga status ng ating mga bagapis, kung kamusta na ba sila. So gaya nito, yung mga dambu ear mosaic natin, ayan. Tingnan nyo yung mga kulay mga pre, tsaka yung katawan nila, ayan. So napakarami na yan mga pre, marketable size na yan. So meron tayong orders niyan sa susunod na mga araw, papaship natin. Ayan, at dito yung mga HB Red Dress natin, so okay rin sila. So dito yung price section natin ay parang grow out section na rin, dahil wala tayong oras lagi, busy tayo. Ayan, nang lalaki na ng mga fry natin. Yung iba nga juvenile na eh, yung iba semi breeder na nga. So dito yung dambu ear mosaic breeder natin, ayan sila. So goods na goods. So, na may nalalaglag na dahon mula sa abukado, hindi naman natin pwedeng patayin yung abukado kasi tayo yung patay kay Papa. So, ayan. Dito may mga fry dito ng Japan Blue Gold Double Sword na hindi nagpapakita at nagtatago lang lagi-lagi. So, inahayaan ko lang sila. So, medyo green na yung tubig. So, palitan natin to sa susunod ng mga araw. So, pasensya na kayo mga fry. Ganyan talaga yung ugali ng Japan Blue Gold Double Sword natin dyan. Nagtatago kasi lagi silang natatakpan ng net. Hindi gaya ng naka-open lang sila.
na lagi nilang nakikita yung tao. So medyo attracted sila sa mga tao. So dito sa pond natin, ayan yung mga breeder, mga jumbo breeder ng Japan, Blue Gold Double Sword. So yan kung nakikita nyo mga pre, yun, yung dalawa oh, napakalaki yan at pregnant na naman. So more or less, nasa upcoming na yung 6th batch of breeding natin. So ito yung first batch, second batch, ayan malalaki na. Semi-breeder na at ready na i-out sa market. Ayan, lalaki na. So ito yung second and third batch. Ayan. O malalaki na rin mga pre. Siguro mga one month and a half. Pwede na to kasabayan na ibenta dun sa ating fish store. So ayun mga pre, siguro hanggang dito na lang muna yung video natin at babalik na tayo sa bahay kasi parang uulan na. So mga pre, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa channel ko. So ikaw na padpad o bago ka pa lang sa channel ko, so huwag kalimutang i-click yung subscribe button pati na rin ang notification bell para updated ka sa mga video ang ginagawa ko. So mga pre, pakishare naman sa iba para at least yung iba ay matuto na rin kahit papano sa mga konting tips at kaalaman na binibigay natin. So ayun mga pre, uwi na tayo. So maraming salamat sa patuloy na pagsuporta at syempre sa mga nagsishare pala, thank you so much. So mga pre, see you sa aking next vlog. So maraming salamat sa pagsuporta. God bless us all and bye-bye.